What's up nga sa inyo mga sir? For today's video vlog nga po ay tuturuan ko nga kayo kung paano magpalit ng rear shock dito sa motor natin na Suzuki Smash. So ito nga yung binili natin na TTGR. So size nito ay 280mm. At syempre bago tayo magsimula ay kung bago pa lang kayo sa aking munting channel ay huwag nyo sana kakalimutan na i-click yung subscribe button pati na rin yung notification bell para sa tuwing nag-upload tayo ay lagi kayong manotify at lagi kayong updated. At simulan na natin. Before we start mga ma'am sir, this content is brought to you by Affordable Shopping Store in Shopee. Nais ko lang ipakilala sa inyo ang kanyang produkto na Hydro Plus Tumbler. Meron po itong temp shield, double wall vacuum insulation para po mapanatiling mainit o malamig ang inyong inuming tubig sa tuwing tayo ay nasa biyahe. Kaya nitong tumagal ng 12 hours sa mainit na tubig at 24 hours naman sa malamig na tubig. At meron po itong 18 over 8 Pro Grade Stainless Steel. Colorless coating, BPA and toxin free, dishwasher safe with wide mouth hibernation. At mabibili nyo nga po ito sa Shopee, just search Affordable Shopping Store. Ang 1.18 liters nga po ay 480 pesos lang at ang 946 ml naman po ay 450 pesos lang at may pagpipilian po kayo na iba't ibang kulay. At syempre huwag nyo na rin pong kakalimutan na mag-follow sa Affordable Shopping Store. Colder, hotter, longer. Yan ang tatak Hydro Plus. So dito nga mga sir, maraming nagre-request na gumawa tayo ng tutorial dito sa Suzuki Smash. So dito mga sir, marami tayong tinanggal dito. Yung inner fairings, tapos yung fairings niya dito sa may side. And then tatanggalin din natin yung mga tornilyo dito sa fairings niya mga sir. So kailangan natin ng screwdriver dito na positive. So tanggalin nyo lang po yung mga yan mga sir. So kailangan po natin matanggal yan, pati pala yung grab bar dito. So minsan na natin siyang alisin para madali po natin matanggal lahat. At dito nga mga sir, kahit anong shock yung bilihin nyo rito, no? At paalala ko lang, hindi tayo sponsored ng TTGR, pero baka naman. At tatanggalin na rin natin yung dalawang bolts dito, baba at taas. So syempre gagamitan na natin yan ng tools natin. So alam nyo naman na pinatamad tayo para mapadali yung trabaho natin. So pagka tatanggalin natin yan mga sir, ipilit nyo lang na i-push yan kasi talagang mahirap dahil masikip po yan mga sir. So kapag natanggal na natin, ganito po yung itsura nung stock shock ng Smash. So bali dalawang dangkal din yung sukat na rito, siguro nasa 300mm ito. So tanggalin na rin natin yung kabilang shock dito at pag nahirapan nga po kayo ay maglagay lang tayo ng tungtungan dito na 2x2 sa may center stand nya. Tapos tanggalin na rin natin yan at hilahin na rin natin yan mga sir. So bababa po yan at magdahan-dahan lang po kayo. At ikakabit na nga natin agad yung rear shock. At yung kagandahan dito sa spring nung TTGR ay medyo malapad po siya. So maganda po yung play nito mga sir at hindi po siya ganong matigas at hindi rin siya ganong malambot. So ipasok nyo lang po siya dito sa may pinagsusuksukan nung rear shock natin mga sir. So kumuha lang din kayo ng screwdriver dyan tapos hilain nyo lang po yan pataas para maisentro nyo po yung butas dito sa paglalagyan ng tornilyo natin. At syempre ilagay na rin natin yung sa kabilang side. So kung paano po natin nilagay yung shock natin dito sa kaliwa, ganun din natin ilalagay yung shock na kapares niya rito. So kumuha lang din tayo ng screwdriver para maisentro po natin yung butas niya dito mga sir. So dahan-dahan lang po kayo at wag na lang kayo nagmamadali. At kapag nalagay nyo na nga po yan ay ilagay na rin natin yung tornilyo at saktong higpit lang muna. At minsan na nating higpitan mamaya kapag ka nalagay na natin yung mga bolts dito sa ilalim. So dito nga mga sir, ilagay na rin natin yung bolts dito sa ilalim. So sa bandang right side, medyo mahirapan tayo dito mga sir kasi hindi na natin tinanggal yung tambutso rito. So kapag ka napasok nyo na nga po yan ay mano-mano lang din natin yung higpitan. Gamit itong close wrench natin mga sir. At dito nga po sa left side ay gamitan na natin siya ng tools. So dito pwede na natin higpitan ng saktuhan lang mga sir. At pag nahigpitan na nga natin yan mga sir, i-testing na natin siya. So kapag ka na-testing na natin mga sir ay ilalagay na rin natin yung mga pairings na
pinagkakalag natin dito. So dahan-dahan lang po kayo dyan, at yung tinanggal nating socket na wire dito papunta dun sa may taillight pati yung sa signal light ay ilalagay na rin natin yan syempre. At dapat po tandaan nyo po yung mga kinakalag nyo po rito mga bolts. So kailangan po kapag kakinalag po natin yan, hindi po dapat magkulang or hindi po dapat sumobra yung bolts natin dito mga sir. Itago nyo po yung mga bolts na kinakalag nyo rito. So dito sa part na to, ito lang po yung medyo mahirap mga sir. So kailangan po pumakat po yung pairings natin dito sa may butas. So dahan-dahan lang po ninyong ilagay yung pairings natin dito. Kailangan po lumapat po yan sa every sides. So ayan po, dapat maayos po yung pagkakalagay natin dito. At kapag ka napalapat na nga po natin yan ay pwede na rin natin lagyan ng mga tornilyo rito mga sir. So dito sa side na to, medyo mahirap lang din dyan na ipit. So ayan, naayusin lang natin. So dahan-dahan lang po kayo para hindi po mabasag yung mga pairings natin dito mga sir. So dito kasi sa Smash, medyo mahirap siyang ipit. Hindi kagaya sa mga Mio, madali lang po siyang ipit. So kapag ka napit nyo na nga rin po yung sa side, dito naman po tayo sa kabilang side mga sir. So napakahirap pong ipit nyan. At kailangan nga po, saktong-sakto po yan sa butas para hindi po tayo kalagkabit na gagawin natin. So mahirapan po kasi tayo kapag ganun yung mangyayari. At shoutout pala sa mekaniko natin na si Sir Ben Luis ng RS Camagay. So pwede po kayong bumisita dito sa shop namin dito sa Paniki Tarlac. Tapat lang po yan ng Adesa. Ulitin ko po yung pangalan ng shop namin, RS Camagay Motor Shop. So dito mga sir, ilalagay na rin natin yung mga tornilyo na pinagkakalag natin dito. At dito nga mga sir, may mapapansin po kayo na may sinusuksok tayong parang goma dito mga sir. So ilapat nyo lang po yan at ipasok natin sa butas dito mga sir. So dito po yan sa may side pairings natin na kulay pula. At dito nga rin mga sir, ilalagay na rin natin yung mga bolts dito sa side pairings natin. So wag po ninyo kakalimutan yan. Pati rin yung engine cover natin ay ilalagay na rin natin mga sir. So itaas nyo lang yung upuan at ibaba nyo lang yan. At yung mga nasa ilalim, ilagay nyo po yan ng maayos para hindi po yan nakalawlaw at hindi po pangit tignan. So syempre, kung paano natin siya tinanggal, dapat maayos din po yung pagkakakabit natin. So ilagay na rin natin yung mga bolts dito. So ganyan lang po kasimple magkalagkabit. At dito na nga po magtatapos yung tutorial natin kung paano magkabit ng rare shock dito sa Suzuki Smash natin. Huwag nyo sana kakalimutan na i-click yung subscribe button pati na rin yung notification bell para sa tuwing nag-upload tayo ay lagi kayong manotify at lagi kayong updated. And thanks for watching.